Hello mga ka-faith, Adrian Milag here. And today, meron lang akong gustong i-share sa inyo na very humbling experience for me. Very down-to-earth experience for me. Kasi right now, ay kaka-renew ko lang ng aking driver's license. Ayan po. So, itong kino-compare ko yung huling license ko, parang mas gwapo ako ngayon. Joke lang yun. Pero anyways, na-renew ko to dito sa SM North EDSA. Salute sa LTO dito dahil napakabilis ng kanilang proseso. Wala pang 30 minutes tapos na kaagad ako, nakapagpa-renew na kaagad ako. Pero bago yun ay kahapon galing ako ng LTO Marilao, okay? And kasi dun ko dapat planong i-renew itong aking lisensya. Pero ayaw nila, pero unfortunately hindi ako pwedeng mag-renew doon kasi nga yung address ko is Imus. Okay? Kasi nag-visit ako sa fiancé ko na si Jessie. Sabi ko, bakit hindi ko na rin pa-renew doon yung lisensya ko? Para kasi nga ma-expire na pala yung lisensya ko. Kasi ang expiration ng license mo ay yung mismong birthday mo. Okay, so alam nyo na, may hinta kayo sa malapit na birthday ko. Hulaan nyo na lang kung kailan, di ba? So yun, tapos nung naglalakad na kami dun, papasok na kami ng LTO Marilao. Tapos tiyan ko yung guard, sabi ko, sir, paparin nyo ng license, ganyan. Tapos sabi niya, patingin nga ng license mo, sir. Tinignan niya. So nung pagtingin niya, nagulat siya, parang tinitignan niya ako. Tapos sabi niya, ikaw ba to, sir? Sabi ko, yes sir. Oh, tapos inulit niya ulit, ikaw ba to, sir? Ikaw ba talaga to, sir? Sabi ko, yes, oo. Tapos bigla sabi niya, that it shocked me, talaga it stunned me. Sabi niya, ikaw ba yung vlogger, sir? Parang alam niyo yung sinabi niya yun, sobrang I was na medyo na nagulat ako. I really didn't expect na yung guard doon sa SM, yung guard doon sa LTO Marilao ay subscriber ko sa vlog, isang proud Catholic. Alam niyo mga ka-faith, ako honest lang magiging totoo lang ako sa nararamdaman ko. Nung time na yon, medyo naiinis na ako sa kanya kasi paulit-ulit siya sa akin. Sabi niya, ikaw ba to? Parang sa isip-isip ko, hindi ko ba kamukha yan? Parang gusto ko sabihin sa kanya noon, ay hindi sir, kakambal ko yan, ganyan. Parang alam mo yun, meron pa rin sa akin human instinct na parang bakit ba paulit-ulit ng tanong nito? Syempre kaya nga ako nandito eh, kasi magpaparin nyo nga ako ng license. Nung alam nyo, tapos kaya pala nung tanong siya ng tanong, kasi hindi siya makapaniwala na ako yung si Adrian Milag nga na bilang isang Catholic vlogger. Pero kinukwento ko sa inyo hindi para ibrag ko sa inyo na sikat ka na, Adrian, may mga nakakakilala na sa iyo kahit saan ka magpunta, parang ganun. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-faith, tuwing ako'y lumalabas ng bahay ay ako sa ito, totoo lang talaga na hindi ko iniisip sa sarili ko na isa akong vlogger. Para sa akin, normal na tao pa rin ako. Parang hindi ko pa rin ma-absorb sa sarili ko na kahit papano may nakakakilala na sa akin. Kaya may tendency talaga na just be yourself outside. And yun nga, yung the human in you na meron, naiinis ka, nairita ka. Pero hindi ko sinabi kay Manong Guardian, kung napapanood niya to, malamang alam niya na yun. Pero alam niyo mga ka-faith, nung sinabi niya na ikaw ba yung vlogger, grabe, it hit me on my head. Tapos pumunta dito sa puso ko, grabe, parang OMG, di ba? Parang kung nagkataon na sungitan ko si kuya noon, kung piniloso po ko siya noon, kung minasabi ako, ano ba yan kuya? Kulit mo naman kung gumanan ako. Parang, baka merong, alam mo yan, merong, I mean, syempre, di ba, bilang isang fina-follow niya ako, sobra talaga madi-discourage siya sa akin. At, syempre, pwedeng
maka-apekto din yun sa kanyang faith. Diba? Possible na ganoon. Sabi niya, yan ba yung mga Katoliko? Ganyan. Masama ugali, mga ganoon. Pero syempre, diba, tayo ay mga tao lang din. May mga emosyon, nagagayit, naiinis, natutuwa. Pero alam nyo, gusto ko, sinishare ko to sa inyo kasi grabe yung experience ko na yun. Parang God remind me of something na I have this obligation talaga. I have this responsibility sa lahat ng mga follower, lahat ng mga subscriber ko na I should really walk the talk. Na parang pag ako'y lalabas na may mga tao dyan na maaring nakikita ka or titignan ka kung how you will respond, paano ka kikilos, paano yung pag-uugali mo, how you can relate to other people. Alam nyo kasi mga ka-faith, baliwala lahat ng aking mga sinasabi. Baliwala lahat ng mga pinipreach ko, baliwala lahat ng mga tinuturo ko sa aking vlog kung ako mismo yung ugali ko ay sablay. And it's hard to be a Christian, to be a follower of Jesus, to be a Catholic. Napakahirap. Pag sinabi mo isa kang Katoliko, guys, meron kang malaking obligasyon sa Diyos. Na you will live how Jesus live, how His apostles live, how the saints live. Hindi ko naman sinasabi na sobrang maging uli ka katulad ni Padre Pio, 'di ba? Puro prayer ka na lang, 'di ba? Pabayaan mo na pamilya mo, basta fasting prayer ka na, hindi ka na mag-work, hindi ganoon. Pero 'yun kasi there is 1% na katulad ni Padre Pio na 'yun ang vocation nila. Pero ikaw, iba ang vocation mo, iba ang calling mo, iba ang purpose mo. Na yung sa bokasyon ni Padre Pio, dun siya nilagay ng Diyos para maging banal. Okay? Pero ikaw, meron kang certain vocation na nilagay ka ng Diyos dyan para magpakabanal ka din dyan. To be a holy father, a holy mother, a holy child, a holy nurse, a holy janitor, a holy guard. Diba? A holy blogger. Kahit anong profession mo, God is reminding us and challenging us to follow Him wholeheartedly. Alam nyo kasi mga ka-faith, baliwala lahat ng nalalaman natin about our religion, kahit anong masteral ka ba sa theology or kahit sobrang lalim mo sa pananampalatayang Katoliko, alam na alam mo lahat, even the canon law. Kung hindi mo alam ang dalawang importanteng utos ng Diyos, dalawang importanteng mahalaga sa Diyos, ang purpose, ang tunay na purpose mo, ano yun? Love God with all your heart, with all your soul, and love others. Diba? Parang, oh, OMG, Adrian, pwede bang number one na lang, love God? Parang hirap naman ng love others. Lalo na yung katabi ko ngayon, ang hirap mahalin yan. Napakasama ng ugali. Tama, ang hirap mahalin ng biyenan ko. Ang hirap mahalin ng kapatid ko. Ang hirap mahalin ng mga ka-office mate ko, mga chismoso. Ang hirap mahalin ng ka-church group ko. Ang hirap mahalin ng kasama ko sa ministry. Ang hirap mahalin ni Father. Ang hirap, di ba? And, ang hirap talaga, mga ka-faith. Pero sabi nga ni Lord, paano mo mamahalin ang Diyos kung mismo yung mga tayo, human, hindi natin kayang mahalin ang ibang tao? Paano mo kayang mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung mismo ang taong nandyan, they are made by the own image and likeness of God at hindi mo sila kayang mahalin? At yun ang challenge sa atin bilang isang Katoliko. At yun yung parang niremind sa akin ng Diyos, na I should be more loving, I should be more patient, I should be more understanding. Sobrang nakaka-humble lang kasi, alam mo yun, na hindi ko talaga in-expect na mayroong isang katulad ni Manong Guard na nagpa-follow sa'yo,
na interested about Catholic faith, sobrang nakaka-overwhelm yung ministry, na kung gaano yung reach, 'di ba, yung nare-reach mo, na pati yung a guard sa LTO, 'di ba, nakikinig sa iyo, 'di ba, parang it remind me of something that I have a moral obligation and responsive, parang merong chip on my back na it forced me, 'di ba, to be holy, it forced me to improve myself, it forced me na to follow Jesus more, to obey His will. It forced me na magpakabanal at ayusin lalo ang sarili mo. Alam mo, lahat kasi tayo mga ka-faith ay work in progress. Kahit ikaw na yung pinakamabuting tao sa buong mundo, you're still work in progress. Meron ka pa rin mga bagay na hindi kaaya-aya. May mga weaknesses tayo, may mga blemishes, kasi we're still a human being, we're still a mortal being, di ba? And ilan lang naman yung katulad ni Mama Mary, I mean, siya lang naman yung ganun na talagang walang conceived without sin, parang talagang hindi nabahira ng kasalanan. Talagang hinanda si Mama Mary para ipadaan sa kanya si Jesus. And yun yung challenge din sa atin as bilang isang tao, to imitate Mama Mary. Yes, sa tulong ng Diyos, with God's grace, ay talagang Mama Mary is walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kahit anong mali siya. Pero ako naniniwala na yun ay sa tulong din ng Diyos, sa tulong ng grasya ng Diyos. At yun ang kailangan nating gawin araw-araw, na humingi tayo ng grasya ng Diyos, na in our weakness, humingi ka ng grasya ng Diyos, na tulungan ka. Diba? Sabi nga, diba, that we can do all things through Christ who strengthen us. Diba? That when we are weak, then it is when we are strong. Dahil yun ay pinupuno tayo ng grasya ng Diyos. Doon tayo tinutulungan ng Diyos, kasi it's a sign of humility. Na every time na, alam mo kasi ang weakness mo, depende yan sa perspective mo eh. Kung anong weakness mo meron ka, or pwedeng impatient ka, impulsive, or ano man yan, di ba? Ano man yung thorn in the flesh mo, na yung parang sabi mo, sana Lord, mawala na lang tong pagmumura ko, sana Lord, mawala na lang tong pagiging chismosa ko, sana Lord, mawala na lang tong pagiging impatient ko, yung palasigaw ko, mainitin ulo ko, di ba? Sana Lord, mawala na lang tong yung panonood ko ng kung ano-ano, ng mga porn. Sana Lord, hindi na lang ako ganito, yung di ko nararamdaman yung ganitong desire sa akin, di ba? Alam mo, depende kasi yan sa perspective mo, kung paano mo siya titignan. Sometimes our weakness is a blessing in disguise. Kasi yung weakness na yan, yan ang magiging daan ng Diyos para tulungan ka. Yan ang magiging daan ng Diyos to humble yourself. Yan ang magiging daan ng Diyos para i-remind sa'yo na hindi mo yan kaya mag-isa. And it will humble us. At yan ang magtuturo sa atin na to seek God every day in our life. To pray more. Okay? To pray more. Yan ang magpapalapit sa'yo sa Diyos. Okay? So, ayun mga ka-faith, na-share ko lang tong experience ko na yon, at I hope na na-bless kayo dito sa reflection na ginawa ko. And thank you again mga ka-faith for all your support. Okay? Maraming salamat sa inyo. I really humbled and overwhelmed sa lahat ng mga suporta, prayers at pagmamahal nyo. Again, maraming salamat sa inyo.
I'm praying for all of you. Kung alam nyo lang, I really pray for you in my rosary, in my prayer time. Thank you so much. Continue to pray for me. God bless you more abundantly.